Today mga tropis, at sa video ito ay papakita ko sa inyo yung kinukulture kong ito. Tube packs mga tropis, at i-share ko sa inyo kung paano ko napapanatiling malinis buhay yung kinukulture kong tube packs. At kung paano ko napaparami yung kinukulture kong tube packs worm. At papakita ko lang sa inyo kung ano yung pinapakain ko, tapos kung paano ako magpalit ng tubig sa kinukulture nating tube packs. Eto sila. Yan sila mga katropa fish, at wala silang aeration. Hindi ko na sila nilalagyan ng air pump. Ganyan lang siya. Yeah. Pakita ko sa inyo. Ayan. Mga malalaki na, pero yung mga maliliit nasa gitna eh. Kumbaga eh, teka, eto. Nasa pinakagitna nila, hindi makita eh. Eto. Mga maliliit. At ayun na nga mga katropa fish, at mag-water change ngayon tayo sa culture tub natin. Yung aming magtubig nila, aming ano lang naman, aming tubig. Ng aming green water. Seriously? Hindi siya gaanong maamoy. Kasi wala namang namamatay. Kumpara dun sa may nilalagyan ng air pump tapos tubig lang. Kasi nagawa ko na kasi ganun eh. Paano masabi? Marami din talagang namamatay. Mahirap sila i-maintain na mahirap patagalin yung buhay nila. Mag-water just tayo mga trapa fish. Ayan. Kasi ibabaw lang natin kukulin mga katropa fish. Huwag natin ilulubog kasi mahihigop yung mga tube packs worm. Ayan. Papakita ko din sa inyo kung paano ko pinapakain yan. Ito makikita nyo na yung pinakailalim niya. 5 minutes later. Ay, may tumalon. Eh, tumalun tong ano ko, mga trapa fish. Ano, paano tumalun to? Wala na. Hindi ko agad nakakita. Yo. Yun. Buhay pa. Sana mabuhay pa to. Stop! Hindi ko nakakita. Balik tayo dito mga trapa fish. Ito yung nalaglag mga trapa fish. Sana mabuhay. Matagilid na siya. Red eye, golden malo, golden. What the fuck? Tawag dito. Sayang to pag namatay. Ito siya mga tropis. Sana mabuhay. Patagilid na kasi, hindi ko nakakita na tumulong pala. Sana mabuhay. Ito na ngayon yung pinakailalim nila. Ayan. Ang ganyan sila. Yun. Nahayaan ko lang sila nakaganyan. Ayan. Yung ito, ito nga pala mga katropis, yung parang putik na yan. Dumi ng isda yan, kinukuha ko lang sa mga pinag-water change ko. Yung mga dumi ng goldfish, ganun, dumi ng molly.
naiipong ko at saka ko sa usap nilalagay dito para ito yung sinisilbing bahay nila eh. Yung sinisilbing bahay ayan dyan sila lumulusot ayan sila ayan, ito yung isa naman mabilis sila mag green kasi nasa labas eh ito naman isa yung water change natin. Malapit na. Kung mapapansin nyo, mas madumi ito kaysa dito. Kasi mas natatamaan ng sikat ng araw dito. Itong nasa kaliwa kaysa dito sa kanan. Kulay green kasi siya. Pa pwede nyo lagyan ng aeration yan or wala. Pero ako kasi hindi ko naman na nilalagyan. Hindi naman sila namamatay. Iisasagad natin yung tubig para makita mapakita ko sa inyo. Ayan sila. Ayan yung nagsisilbing bahay nila. Diyan sila kumakapit sa dumi ng isda. Iyan rin yung nagsisilbing pagkain nila. Ayan. Mga nakaano yan. Nakakalat sila. Ito pa may iba. Ilawa natin. Ayan. Ito yung pinakamadami. Ayan, kumpul-kumpul sila. Ito rin. Ito pa. Ayan na, lalagyan na natin ng tubig. Pero bago yun, linisin mo natin gilid. Ayan. Ito yung gagamitin kong pang water change doon sa may tubig picks. Mga water change kasi ako kanina at ito yung mga nakuha ko. Ito din. Ito. Kaya pala. Ayan. Lalagyan na natin. Magugulo talaga yan mga tropa fish pag magwa-water change tayo. Hindi may iwasan. Kasi ano siya, putik siya. Ito yung mga dumi ng isda. Ano ganyang kadami. Ito naman. Ganyan lang kadali mag-water change sa tubig packs sa mga kotropa fish. Hintayin natin luminaw tapos saka tayo magpakain. So ito na nga mga kotropa fish at hintayin lang natin luminaw at magpapakain tayo mamaya. Papakita ko sa inyo kung gano'ng karami yung pinapakain ko. Nag-water change ako dyan mga kotropa fish, 1 beses lang isang linggo.
Ganun. Hindi naman sila namamatay. Basta tuwing linggo lang ako nagwa-water change. Tingnan natin luminol mga tropis, balikan ko kayo. 3 hours later. Ito nga pala tumalon kanina. Ayan. Gumagalaw pa siya. Sana mabuhay ito. Ayan, gumagalaw. Nasira yung mga pins niya. Hindi agad natin nakita kanina, sayang. Ayan, medyo lumalakas na. May gamot yan, nilagyan ko ang gamot yung tubig niya. Ayan, sana mabuhay. Balik na tayo dun sa pinag-uusapan natin mga tropis. Yun ay ang tube pecs. You know, at tumining na nga mga katropis yung tubig dito sa ating tube pecs. Ito nga pala pinapakain ko sa kanila. TO1 to. TO1 with spirulina. Ayan, isang kalalaki. Ayoko yun ng mga molecules eh. Pero sa tube pecs ko lang pinapakain. Saka sa mga goldfish. Papakain tayo. Ayan. Ito lang ginagawa ko ito. Nagano-gano, para lumubog. Para lumabog siya, ayan. Kaya ang dami. Bahala sila dyan. Yung mga nakalutang na yun, lulubog din yan pag nakasipsip ng tubig. Ngayon lang siya. Tapos hinintayin ko na lang silang dumami at lumabo yung tubig. Tapos papalitan ulit natin. Mga tropis, at napakain na natin ng PO1, yung ating mga tubig pecs. Sa mga nagtatanong nga pala kung pwede nang ipakain sa isda itong mga ganito. Oo, pwede na silang ipakain kasi dito ko naman sila naalagaan, hindi naman sa kanal. Kasi kaya lang naman ginagamot yung nasa kanal kasi madumi talaga yun. Hindi talaga po pwedeng ipakain agad sa isda yun. Iba amoy nila kumpara sa inu-culture ko dito. Hindi ka para sa nasa kanal, talagang iba amoy nun eh. Alam nyo naman yun. Kapag nagpapakain ako sa isda nito, nilalagay ko sila sa garapon tapos sinishake ko lang sila. Yung asa magkahiwa-hiwalay lang sila. Pati yung mga nakadikit sa kanilang mga dumi ng isda para maalis din. Saka huhugasan ko na saka ko na ipapakain. Okay na, safe naman sa isda yan. Kasi hindi ko naman nahuli sa kanal yan o kung saan man. Kasi dito ko lang sila inaalagaan. At saka alam ko na may amoy nila, hindi naman sila kapares no, sa nahuhuli sa kanal. Sa mga nagtatanong, gaano na daw ba katagal itong culture tub ko na to? Ito, 2 months na to. 2 months ko nang kinukulture at ala pa rin namamatay. Pero nung una kasi nagtry ako eh, walang dumi ng isda, walang putik, namamatay talaga sila. Kahit na may aeration pa namamatay, hindi sila tumatagal. Tumatagal sila ng 5 araw ganun, pero pabawas. Pero nagtry ako nung lagyan ko ng putik o dumi ng isda, ayan ganyan. Ala namang namamatay. Pero ngayon kasi nagpapakain din naman ako, kaya ganoon pa din, hindi siya gaano dumadami. Sa mga nagbabalak o gusto mag-culture ng tube pecs, ang kailangan nyo lang eh, yun nga, yung culture tub nyo, tapos yung starter ng tube pecs, at saka yung dumi ng isda, yung talaga yung pinaka mabisang nasubukan ko, yung dumi ng isda. Kasi yun yung nagsisilbing tirahan, saka parang pinakapagkain na nila. Kasi pag wala silang kinakapitan, talagang namamatay sila. Tapos nagdidikit-dikit sila, namamatay. Hanggang sa bumaho. Ito kasi may dumi ng isda. Hindi sila bumabaho. Amoy, ano lang siya, amoy green water lang. Hindi ganong malalim yung tubig. Kasi pag malalim yung tubig, talagang mamamatay sila. Ito, mga ano lang to. 4 to 5 inches lang lalim nito. Saka malapad. Ayan. Nilalagyan ko lang ng kuwan, ng guppy grass. Yung guppy grass na yan, mamamatay na ng una yan, lanta na. Pero nung nilagay ko dito, parang nabubuhay ulit, nag-green siya. Pinapakain ko ito sa mga beta. Nagtatry ako mag-beta mga katropapis at may nagbigay sa akin yan eh. Simula nung may nagbigay sa akin, nagtuloy-tuloy na. Ito, meron ako dito, 3 pairs yan. Ibibreed natin yan pag na-kondisyon na natin. Ito, may live foods naman tayo dito. Hindi naman tayo mawawalan. Ang tips ko lang na maibibigay sa pagkukulture ng tube pecs ay kailangan masipag ka mag-water change. Pero ako kasi nag-water change ako isang beses na sa isang linggo. Tapos nagpapakain naman ako 2 beses sa isang linggo, ganun. Ngayon, tuwing linggo kasi nagpapalit ako ng tubig. Tsaka
yung putik sa dumi ng isda ang pinaka-importante doon. Kasi yun ang pinaka nagsisilbing bahay nila sa pinaka-pagkain nila. Doon sila kumakapit mga katrapa fish, kaya hindi sila namamatay. Kumpara sa may nilalagay lang sa may palangga na gano'n, tapos walang nakalagay kahit anuman. Sila-sila lang yung kaya nagkukumpulan sila, nagkakapitan sila. Kaya doon sila namamatay talaga sila pag gano'n. Nasubukan ko din yun. Hindi tumatagal sa akin yung tube fix. Ito hanggang sa nasubukan ko maglagay ng dumi ng isda. Noong una nakita ko talagang tumatagal talaga hanggang sa pinagpatuloy ko na. Ang pinangwa-water change ko nga pala dito, yung ano, diba, nakita nyo naman yung galing sa tub, mga pinagwa-water change ko sa tank. Iniipong ko yun. Para, yun na, total cycle na yung tubig. Hindi na tayo kukuha sa gripo, ganun. Saka di ko pa rin naman natatay na mag-water change sa, mag-water change na galing sa gripo. Sa mga pagkain nga pala mga katropa fish, ang pagkain nila yun nga yung PO1, pwede yung tilapia floater, mga sinking pellet, ganun. Nag-try ako ng yeast mga katropa fish, lumalabo yung tubig. Nakakabahan ako baka mamatay. Kaya hindi na ako nag-try nun. Pero sa tingin ko yeast pwede rin eh, kaso nga lang kinabahan lang talaga ako. At yun na nga mga katropa fish, at sana may natutunan kayo ngayon sa video na to. Shoutout nga pala kay Sir Mark Catala, kay Rich Anthony Agad, kay Ivan Christian, kay Jan Warren, saka sa mga kumuha sa akin ng tube picks dyan. Karamihan na mga kumuha sa akin, mga nagbe-breed ng beta. Ayan, para daw hindi mabansot yung mga alaga nila. Kailangan talaga natin ng live foods mga katropish pag nagbe-breed ng beta. So hanggang dito lang mga katropish. Salamat sa panonood. Keep safe. Peace.